Pero nga guys, ito. Muli, Xiaomi Redmi 9T. Hindi po maganda yung quality. Hindi maganda yung review namin dito. Hindi siya bibigyan ng star. Kung may negative na, bibigyan ko sa'yo negative star pa. Mura ka, mura yung price mo, maganda yung spec mo. Pero hindi maganda yung quality ng product mo. Magre-review lang tayo regarding dito sa ano, binili namin cellphone, Xiaomi Redmi 9T. Redmi 9T. So, bali, tingnan po natin specs niya. Napakaganda ng specs niya, guys. Ito siya. So, bali, ang size niya is 6.53 inches. So, malaki, mataas. Maganda po pag nanood ng TV, ng movies. And then lalo na sa pagsama mga online classes, kitang-kita ng mga estudyante yung mga lesson doon. So bali, binili po namin itong cellphone na ito, regalo sa anak ko, sa anak namin na panganay, for her birthday and an online class. So bali, ito nga po yung specs, review natin kasi ang ganda ng specs niya. Xiaomi Redmi 9T. So bali, Android 10 na po siya, latest. Tapos sa chipset niya is Quadcom. Ang tataas na po ng kuha niya, specs niya. CPU, mataas po. Octa-core. Tapos ang RAM niya is 6GB RAM. Tapos na po, mabilis na po yan, 6GB RAM. Tapos yung ROM niya, yung internal memory niya is 128GB. Napakalaki po. Hindi na kailangan ng memory card para sa mga ibang mga files o mga movies o kung ano man isa-save nyo. Kasi malaki na yung 128. Bali sa cameras guys, meron po siyang quad camera. So bali, apat pong cameras niya. 48 megapixel sa main camera. And then 8 megapixel ultra wide. And then 2 megapixel macro cam. And then 2 megapixel depth sensor. So bali, apat pong camera niya sa likod. And then sa front is 8 megapixel po. SIM card, dual SIM card na nano SIM. 4G LTE na po siya, and ready for 5G na rin po siya guys. Ang ganda po, ang ganda ng mga specification niya. Again, the unit is a Xiaomi Redmi 9T. Yan po yung katak. Binili po namin sa Isnom July 4. July 4 po siya namin binili. And then, sa sobrang ganda po ng spec niya, 1 month pa lang, nagmalfunction na siya. Yung nakaka-discourage. Kasi sa murang halaga niya is 8,390. 8,390 po yung price. Yan po. Yan, sa halaga 8,390, napakataas ng spec niya. So, akala ko nakamura na, nakatipid. Kasi yung mga ganito spec sa ibang unit is nasa 10,000 above. O 15 something. 1 month pa lang, medyo sira na. Dinala po namin siya sa service center. Dinala namin sa service center. Dahil nandito po kami sa Montalban, nearest sa service center niya sa SM San Mateo. So, Rizal pa rin po yan. 2 rides mula po dito sa amin. Dinala po siya noong August 5. August 5 siya dinala. Kung nababasa niyo, medyo malabo lang pagkakasulat niya. August 5 po yan. Nakailang ano na kami, follow-up. Tumawag na ako. Up to na, wala pa ang fetch na po ngayon. September 21. September 21. So, ang nakalagay rito, release niya is August 26. Yung po yung nakalagay rito sa job order na to na receipt. So, bali ito po, yan po yung pangalan, Citylite Telecom Center ng Beijing. Beijing o Megalab, shout out sa Citylite Telecom Center. Ang bagal po ng processing nyo, ang bagal ng service nyo, at hindi maganda yung quality ng product nyo. So sana to na itong video to ay makarating sa inyo para bilisan nyo po yung service nyo at gandahan yung quality ng product nyo. Kasi gagamitin to para sa online class. Pero nakakadismaya kasi 1 month pa lang, sira na. Ito po ang resibo.
Ayan, pakita ko po ulit ang resibo. Ayan po. Ayan po, binili po namin yan sa SM din sa Mauwa kasi mamasyal kami that time, July 4. Ayan po. Ako po ay si Bernard Lorenzo. I-reverse po muna natin yung ano, yung cam para mas makita po, mas malinaw yung resibo. Ito nga po guys yung resibo, yan, dyan po namin binili sa Trio Connect Technologies Inc. So, Pasay City, Samoa po yan kasi namasyal kami that time yung birthday na anak ko. Bumili po kami ng cellphone, regalo sa kanya at para sa online class na rin po yan. Yan. Sa halagang 8,390. Napakaganda po sana ang spec ng cellphone ng unit. Ito po yung unit. Ito yung cellphone. Redmi 9T. Ang ganda po ng mga spec nyo. Ayan. Napakaganda. Kaya lang po, 1 month pa lang. Hindi na gumagana. Wala na. Blackout na siya. Totally blackout na. Hindi na magamit. Hindi mag-charge. Hindi ma-open. So bali after 1 month nga, dinala po namin sa pinakamalapit na service center sa City Light Telecom Center nung yan po, ito po August 5, yan, August 5 po. So 1 month lang. Ito po yung job order, nakapangalan po sa anak ko sa SM San Mateo. Pero up to now po, September 21 na, hindi pa nare-release. Wala tuloy magamit sa online. Muli, Xiaomi Redmi 9T. Hindi po maganda yung quality. Hindi maganda yung review namin dito. Hindi siya bibigyan ng star. Kung may negative na bibigay ko sa akin, negative star pa. Mura ka, mura yung price mo, maganda yung spec mo, pero hindi maganda yung quality ng product mo. Okay, pinili namin sa SM01, namasyal kami, birthday na nako. Ito po ang resibo. 1 month lang si Rana, pinagawa sa SM Mateo, SM San Mateo. Mega love shout out po sa inyo, sa Xiaomi at sa service center nyo, City Light Telecom, SM San Mateo. Magto 2 months na, wala pa. Kung sino man po nakakilala sa mga taga City Light Telecom, shout out sa iyo. Pakibilisan mo paggawa to sa mga items namin kasi kailangan na kailangan na. 2 months na. August 26 pa yung nakalagay sa resibo. Tapos pa na yung tawag namin sa inyo, hindi kayo makontak. Binigay nyo yung binigay nyo yung contact number. O, dahil ulit natin, try natin kung makukontak sila. Pintas, diba? So, ito po yung contact number na binigay nila. Yung landline. Kaya medyo mahirap din sila makontak. 7956 3846 landline po yan. Eh wala nang landline masyado ngayon kaya through cellphone po natin sila natawagan gamit ang regular load. Kailangan pa ng regular load para lang makontak sila. So tato, dadahil po natin. Kailangan muna ng 0 for landline and then the numbers po. Number 7956 3846. Bali ito po yung number. Kontakin ko ulit sila through cellphone kasi wala kaming landline dito, wala landline sa lugar namin. Pakihirap, naka regular load.
Bantakin po natin. Sim 1, sim 2. And guys, scoring. So busy po, busy yung line nila. Laging ganyan, mahirap po makontak. Nakakasyamba lang pag kinokontak sila. Mahirap kontakin yung binigay nilang number. Siyambahan namin sila makontak, lagi silang busy. So ayan po yung binigay nilang number. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Lagi po ganyan, hindi sila makontak. Ayaw magbigay ng cellphone number. Nung time na tinawagan mo sila, nakontak ko, humingi ako ng cellphone number para mas mabilis makontak. Ayaw nila magbigay, landline lang. So, ayun po. Sa inyo po, hindi ko po ina-advise na bumili kayo ng Xiaomi. Hindi po maganda yan. Huwag po tayo magpaloko sa kagandahan specs. Ano lang po tayo sa mga kilalang unit, kilalang brand. Nasubok na natin na matagal ang ginagamit dito sa Pinas. Ilan po na, shout out ulit sa iyo, Xiaomi. Thank you sa paghihintay sa amin ng 2 months. Pagpapahintay pala sa amin ng 2 months. Maraming salamat sa kagandahan ng specs pero hindi magandang quality.